At last, lumabas na ang spoilers para sa pinakahintay natin na chapter 239. Kung saan ay masasaksihan na natin ngayon ang revelasyon sa nagpapatuloy na labanan. Kaya without any further ado, simulan na natin. Sa unang eksena ng spoilers ay makikita kaagad ang isang babae na nakasuot ng maid outfit na para bang may tinatakbuhan ito. Matapos niyan ay habang makikita ang babae na tumatakbo, ay galit naman siya dito kay Kenjaku dahil sa pakulo nitong Kaling Game. Nasabi pa niya dito na napakasama lang daw ng ginawa ni Kenjaku dahil matapos itong gawing curse object ang mga ancient sorcerers at binigyan ng pangalawang buhay, ay ngayon ay babawiin na naman daw ni Kenjaku ang kanilang buhay dahil sa parang Kaling Game. At habang papatakbo itong babae ay bigla naman siya dito nadikitan ng isang jellyfish curse spirit na galing pala kay Kenjaku na ngayon nagsasalita na para daw sa kanya ang mga Kaling Game players ay para mga seasoning lamang daw sa kanyang mga plano. Kaya habang kasalukuyang nasasuffocate ang babae ay dito'y sinubukan niya sanang magtangkang mag-fight back. Subalit tinapos lamang siya dito ni Kenjaku nang walang kahirap-hirap. Sabay sabing kahit wala raw siyang pake o feelings para sa kanila o sa mga ancient sorcerers in general, ay para sa kanya ay nasasayangan pa rin daw siya sa kanilang mga kakayanan. At nang tinuluyan niya ang babae mga kaibigan ay dito'y nagpatuloy pa rin sa pagsasalita si Kenjaku na wikang ang mga katawan ng incarnated sorcerers ay nilagyan niya raw ng curse objects while ang mga awakened sorcerers tulad ni Higuruma ay minarkahan niya raw ng cursed symbol. So para sa kanya ay madali lang daw silang matrack. Subalit habang nagsasalita naman si Kenjaku ay bigla namang may dumating na ngayon nagsasalita na wikang bakit kinakausap pa raw ni Kenjaku ang isang bangkay. At ang nagsasalita ngayon mga kaibigan ay si Hazenoki Iori pala ang nakaharap noon ni Namegumi at Takaba. Kaya na may dito ay pabiro namang sabi ni Kenjaku na ang mga qualifications raw para sa kanyang pwedeng maging kaibigan ay una ang mga tao na hindi nagpapabagot sa kanya. Pangalawa ay ang may kapangyarihan na ka-level o mano sa kanya. In which ay sagot naman ni Iori na ayaw raw niyang maging kaibigan si Kenjaku dahil sawa na raw siya magkipagkaibigan sa mga mahaba ang buhok. Tulad na lang ng kanya nakatandem noon na si Reggie. Sabi pa ni Iori dito na masyado raw maraming pinagsasabi ngayon si Kenjaku. Siguro resulta na raw ito sa pagiging buhay nito ng napakahabang panahon. In which ay reply naman ni Kenjaku na madaldal daw siya kasi lumiliit na lang daw ang bilang ng kanya mga kaibigan. Sabay sinabihan niya dito si Iori na wikang, teka muna. At dito ay kumuha ng smartphone si Kenjaku mga kaibigan at pinanood ang live stream ng Gojo vs Sukuna. At naobserbahan din dito ni Kenjaku na dinagdagan pa raw ni Sukuna ang magiging target ng kanyang curse technique upang mapatumba si Gojo, which refers sa slicing attack nito na tumatarget sa space itself. Sabi rin dito ni Kenjaku na may good looking face daw itong si Gojo mga kaibigan. O the next panel naman ay ayaw naman kay Kenjaku na masyadong risky daw ang papaplano para sa mga natitirang sorcerers. Lalo na't nandyan daw ang awakened na si Maki at ang kapatid ni Maymay na si Uy Uy na may special teleportation technique. Pinaliwanag din ni Kenjaku na may mga curse spirits daw siyang iniwan sa Shinjuku upang mag-monitor. Kaya nalalaman niya kung may aalis sa Shinjuku base sa dami ng curse energy sa lugar. Nadagpa na alam raw niya kung gaano kadami ang curse energy ng bawat sorcerers doon at masyadong noticeable daw ang dami ng curse energy ni Yuta na pangalawa sa lahat ng sorcerers ng buong Shinjuku. Sabi rin dito ni Kenjaku mga kaibigan na nakikita niya rin daw ang mga nakikita ng kanyang mga iniwang curse spirits doon. Matapos ang pag-uusap ay dito na niya inatake si Iori ng mga curse spirits habang gumanti naman si Iori dito sa pamamagitan ng pagbato ng kanyang isang ngipin na may naka-imbued na curse energy na maya-maya pa ay nagresulta ang atake ng isang pagsabog. At upon explosion mga kaibigan ay nag-attempt sanang tumakas itong si Iori mga kaibigan subalit makikita na pinapaligiran na pala siya dito ng mga curse spirits ni Kenjaku. At sa next panel ay makikita na pinagsasaksak na ng mga curse spirits ang lieg ni Iori. Kaya tinanong niya dito si Kenjaku mga kaibigan sa kung ano raw talaga ang objective nito. Nasagot naman ni Kenjaku na tatapusin daw niya ang Kaling Games sa pag-i-eliminate sa lahat ng players bilang parte daw ng kanyang binding vow. At kung mauubos ng lahat ng mga players ay dito na raw niya i-activate ang pag-merge sa lahat ng tao sa buong Japan dito kay Tengen. Bumawi naman ng tanong si Kenjaku dito mga kaibigan na wikang ayaw mo bang malaman kung totoo ba talaga ang mga bagay na nagbibigay ng interes sa iyo. Di ba ganyan naman talaga ang pagiging buhay? At bago na matay itong si Iori mga kaibigan ay dito trinashock pa siya dito ni Kenjaku. Ngunit bigla namang may dumating na isang sorcerer at yan ay walang iba kundi si Fumihiko Takaba mga kaibigan. Kaya naman nang napansin siya ni Kenjaku ay kagad siyang inatake dito at nagtataka ngayon si Kenjaku mga kaibigan kung bakit mag-isa lang itong si Takaba na ngayon malayo na sa pagmo-monitor ni Maymay. Dito ay sinabihan niya si Takaba na wala raw siyang interes sa mga iba pang awakened sorcerers aside kay Higuruma. Subalit matapos niyang maatake itong si Takaba mga kaibigan ay nang inaakala niyang na one shot niya si Takaba ay dito ay laking gulat niya na hindi siya makapaniwala sa kanya nakita mga kaibigan na buhay pa itong si Takaba na ngayon inis na inis sa kanya na sabi nito na ipapakulom daw niya itong monghing si Kenjaku. Kaya dito ay na-realize kaagad ni Kenjaku na may kakaiba talaga kay Takaba na ito raw ang unang pagkakataon na naka-encounter siya ng ganito na ang kanyang atake walang naidulot na kahit anong damage. Kung kaya't dito na makikita ang naghandaan na si Takaba mga kaibigan na nakangiti na pumukaw naman ng interes kay Kenjaku. So hindi pa pala si Yuta versus Kenjaku ang ating masasaksihan kundi Takaba versus Kenjaku pa pala mga
kaibigan, isang unexpected matchup na napaka-exciting talaga since nakakatawa pa naman itong curse technique ni Takaba. So yan muna mga kaibigan, dito muna magtatapos ang spoiler review, pero huwag kayong mag-alala dahil magre-release pa rin tayo ng full chapter para sa chapter na ito for more in-depth review at mas damang-dama pa na chapter review. Kaya kung gusto niyo naman ang ating video, i-kinigit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.